Samantala, target sa Hulyo hanggang Disyembre ang pilot implementation ng food stamp program ng pamahalaan. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na layo ng programa na mabigyan ng load credits na katumbas ng 3,000 piso kada buwan ang mga benepisyaryo para ipambili ng pagkain sa mga accredited local retailers. Daragdagan niya ang benepisyaryo kada taon hanggang sa maabot ang target na 1 milyon. They've identified 5 pilot sites coming from different geographic, geopolitical characteristics. Meron tayong in the Barm area, what used to be a former conflict area. 2, geographically isolated regions or provinces. 3, in urban poor settings. 4 and 4 will be calamity-driven stricken areas. And the 5th will be rural poor. Tinawag naman ng Ibon Foundation na band-aid solution ang programa dahil hindi naman natutugunan ang problema sa kawalan ng trabaho at kakulangan sa supply ng murang pagkain. I think that's the problem with the hunger program ngayon. Walang kaakibat na pagpapa-expand ng food programs ng government in terms of the DA. If you don't provide more food, that's cheaper. Hunger will persist in the country. If you don't create enough jobs to preempt, halimbawa, the need for 4Ps, people will still become hungry pa rin despite the food stamp program. Yan po si Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa.